May playlist tayo guys at makikita nyo ito sa aking channel. Makakatulong ito para mapadali ang paghahanap nyo ng manhwa. Shoutout sa inyo guys, maraming salamat sa suporta. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Okay guys, simulan na natin. Ang nakaraan. Tinanong ni John Pam kung totoo bang si Lee ang pumatay sa Cho Brothers. Hindi naman ito tinanggi ni Lee at sinabing totoo iyon. Nag-alala naman si Kum at tinanong kung balak ba ni Lee na harapin ang Black Cat Union ng siya lang. Masyadong mahirap paniwalaan ang sinabi ni Lee. Pero ang isang errand boy na biglang pinatay ang tatlo sa Cho Brothers, ay hindi rin kapani-paniwala sa una. Nagulat si Lee sa nangyari kay Cha. Pero hindi nagpaloko si Lee dito at sinabihan niya si Cha na bumangon na agad. At dito nagtapos ang panglimang parte. Magsisimula ang kwento ng part 6 sa pagreklamo ni Cha na maputik na ang damit niya. Kung hindi lang umuulan, gagana sana ang plano niya. Mapuputol niya sana ang mga ulo nila kapag nagpakumbaba sila. Naiinis naman si Wei dahil naglolo-ko pa ang dalawa sa harap nila. Nakita naman ito ni Cha, at inasar niya si Wei. Halatang nanginginig dahil so ala siyang buhok, mukhang sumasayaw tuloy ang ulan sa ulo niya. Lalong nainis si Wei, at sumugod papunta kay Cha. Hinarang naman ito agad ni Lee. Nagkatitigan sila ng masama, at umatake naman si Wei kay Lee, pero nakaiwas si Lee. Nakabalik agad si Lee sa pwesto niya, at ikinagulat ito ng Sword Demon Twin at ni Cha. Napatigil muna ang lahat, at napaisip si Lee. First time niya ulit makaramdam ng ganito pagkatapos niyang makabalik sa past. Napangiti siya, at naisip na bakit nakakatuwa ang pakikipaglaban. Naiinis naman si Go dahil nakangiti si Lee. Hinanda na ni Lee ang sword niya, at nilabas niya na ito. May ilaw na pumapaligid dito. Nagulat silang lahat sa nakita nila, at isang crimson light pala ito. Hindi makapaniwala ang Sword Demon Twin dahil isa itong sword key. Nakahanda na silang lahat, at sumenya si Wei kay Go at sumugod na sila. Pinalibutan muna ng Sword Demon Twin si Lee. Umatake sila ng sabay, pero alam na ni Lee ang galaw na ito. Ginamit niya ang sword nang hindi siya gumagalaw. Napatay niya na ang dalawa, at ikinagulat nila ito. Kumalma saglit si Lee, at nagpasalamat naman si Cha dahil sa ginawa niya. Pinaayos naman siya ni Lee ng kilos. Tinanong ni Cha kung sino ba sila, at sumagot si Lee na Black Reconnaissance ang mga iyon. Nagulat si Cha dahil mas mataas ang Black Reconnaissance kaysa sa Black Cat Union. Umalis na si Lee para maligo, at si Cha naman ay lilinisin ang lugar. Pinagmasdan lang ni Kum si Lee, at naisip na siya nga talaga ang pumatay sa Cho Brothers. Habang naliligo, naisip ni Lee na mas lumalakas na siya at mas bumibilis. Nakakaistorbo lang ito sa kanya dahil ang mga tao na dapat mamamatay sa susunod pa, ay namatay na agad sa ngayong panahon. Dumagdag na rin dito sa listahan ang Black Cat Union at Black Reconnaissance pag kinumpere sa past life. Habang nagre-relax, biglang may napansin si Lee. Ang ingay na galing sa labas ay biglang tumahimik. Pinuntahan siya bigla ng dalawang lalaki. Ikinagulat naman ito ni Lee. Sila pala ang Lee brothel owner na si Song, at ang She brothel owner na si Yuon. Tinanong niya ang dalawa kung kagagawan ba ito ni Cha. Susugod na sana sila kay Lee, pero bago pa mangyari iyon, nasira ang paligwan ni Lee. Dahil napatikip ang dalawa, sumugod bigla si Lee sa kanila. Pinisil ni Lee ang mga tiyan nila at binato. Tumalsik ang dalawa at nawalan ng malay pagkabangga nila sa pader. Umatake sila dahil alam nilang wala siyang weapon na dala sa pagligaw niya. Naisip pa rin ni Lee na si Cha ang may plano nito. Lumabas na si Lee at tinanong ang lalaki kung nasaan si Cha, pero wala ito sa paligid. Tinakot siya ni Lee dahil magiging okay kung magiging direkta ang lalaki. Pero totoo ito at hindi niya na nakita pa si Cha simula nung umalis.
Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lee at umalis na siya para hanapin si Cha. Hindi niya alam kung kasabwat si Cha sa atake na naganap, pero kung sino man ang may gawa nito ay mamamatay. Ilang saglit lang, may narinig siyang ingay. Narinig niya na boses ito ni Cha, kaya pinuntahan niya na agad ito. Habang tumatakbo, madaming katawan ang nasa daan. Nagtaka siya kung ano meron sa mga ito. Sa kanto na iyon, nakita na ni Lee ang gulo. Nakita niya si Cha na pinapaligiran ng mga lalaki. Duguan na si Cha, at nagulat si Lee dito. Nagtaka naman sila sa pagdating ni Lee. Hindi naman makapaniwala si Lee na buhay pa rin si Cha. Sumigaw na si Cha, at nagmakaawa na iligtas siya. Napatigil ang lahat, at sumigaw na ulit si Cha na ano pang tinatayo ni Lee, dapat ay iligtas na siya. Nainis naman si Lee dahil walang hiya si Cha. Tumahimik ang lahat, at hinamon na ni Lee ang mga lalaki. Sumigaw sila na walang rason para katakutin siya dahil isang errand boy lang siya. Sumugod na sila kay Lee. Ginamit ni Lee ang kanyang martial arts. Natalo niya lahat, at napabagsak, at namatay. Nagalit si Lee sa mga lalaki dahil sinaksak nila sa likod si Cha. Lumingon si Cha kay Lee, at naiiyak dahil pumunta pa talaga si Lee dito para iligtas siya. Pero hindi naman ito ang rason, dahil papatayin niya sana si Cha kapag nahanap niya agad. Nagulat si Cha dahil bakit siya ang papatayin. Akala ni Lee na parte si Cha sa mga nangyari. Tinanong naman ni Cha kung pinuntahan din ba si Lee. Kinwento naman ni Lee nung naliligo siya, at sumugod sila Song at Yeon sa kanya. Nainis naman si Cha dahil mukhang hindi pa rin nila maintindihan, na kahit ang Martial Masters ay mas malakas kaysa sa Cho Brothers na namatay pagkatapos nilang tignan si Lee pababa. Tinanong naman ni Cha kung naayos na ba ang hindi nila pagkakaunawaan pagkatapos siyang makita sa ganitong estado. Hindi naman kaibigan ni Cha ang mga iyon. Tumanggi naman si Lee, at sinabing mukhang mga kaibigan iyon ni Cha. Nainis si Cha dahil walang konsiderasyon si Lee pagkatapos niyang pumunta para patayin sana si Cha. Biglang naging seryoso si Lee sa pakikipag-usap kay Cha. Ang mga lalaki na ito ay hindi galing sa Black Cat Union. Tinanong ni Lee kung ilan pa ang galing sa Iliang Prefecture na kailangan niyang patayin. Sa tingin niya naman, kaya siya tinitignan pababa dahil isang errand boy lamang siya ng Zohain. Tinanong niya ulit kung ilan pa ang galing sa Iliang Prefecture na kailangan niyang patayin para hindi na mangyari pa ang ganitong bagay. Gagawin naman ito ni Cha para wala nang titingin kay Lee ng pababa. Sinabi naman ni Lee na gawin ito ni Cha ng tama, at sumang-ayon naman si Cha. Inulit ito ni Lee na gawin ni Cha ng tama, at sabi ni Cha na gagawin niya ito ng tama. Umalis na si Lee, at nainis dahil kakaligaw niya lang. Sa susunod na panel, pinuntahan ni Cha ang ginagawang in. Isang buwan na nakalipas, hindi makapaniwala si Lee na ganito pa lang ang nagagawa. Sabi naman ni Cha na lumaki naman ito, at least taon pa matatapos ito. Nagulat si Lee dahil hindi pa ba pwedeng pabilisan ang paggawa nito. Hindi naman ito mabilis gawin, kahit gusto rin ni Cha na pabilisan ang mga bagay-bagay. Pero hindi mapapabilis ang bagay kung naglalagay lang sila ng mga random na tao. May nakita naman si Cha na maayos na tao kaya naging mabilis ang paggawa nito kahit papaano. Pumunta ang lalaki sa kanila, at pinakilala ni Cha na siya ang head ng construction team. Siya ay si Yeon. Natuwa naman si Lee dahil siya ang master artisan noong nagpapanggap si Lee bilang clan leader. Good timing naman ito kaya nagkakilala silang dalawa. Nagpakilala si Yeon at sinabing ni-recommend ni Kum na owner ng Dragon Head Smithy ang trabahong ito. Natuwa naman si Lee na nakilala niya si Yeon. Ayon kay Kum, kapag maganda ang pagtrabaho ni Yeon dito, ibibigay sa kanya ang head position ng construction clan. Sinabi din niya na hindi na kailangan ni Yeon magbayad ng taxes sa SEC. Tinanong naman ni Yeon kung totoo ba iyon, at sumang-ayon naman si Lee. Natuwa naman si Yeon, at gagawin niyang maganda ang Zohain. Pero bago pa iyon, may favor si Yeon kay Lee.
Sinabi niya ang plano na magtatayo sila ng barracks banda doon para may pansamantalang tirahan at para makakain. Ma-appreciate naman niyon kung ang clan leader mismo ang magbibigay sa kanila ng pagkain sa sarili niyang gastos. Inutusan naman ni Lee si Cha na ipadala dito tuwing gabi ang mga tao na galing sa May, Lee, at She Brothels. Ito ay para magawan nila ng masarap na pagkain ang mga taong nagtatrabaho dito. Natuwa naman si Cha at naintindihan niya ito. Sinabihan naman ni Lee si Yon na kapag na-satisfied si Lee sa trabaho ni Yon, magiging head ng construction clan si Yon. Umalis na si Lee, at pinuntahan si Kum. Nakita siya ni Kum, at tinanong kung nakilala na ba ni Lee si Yon. Sinabi naman ni Kum na talented si Yon, at masipag na umalis mag-isa para makahanap ng trabaho araw at gabi. Hindi naman makapaniwala si Lee na may connection si Yon kay Kum. Sobrang kapaki-pakinabang para kay Yon ang maging parte sa clan na ito. May gusto naman ibigay na regalo si Kum bilang pagdiriwang. Nagtaka naman si Lee, at sabi ni Kum na sabihin lang ni Lee ang anumang klaseng weapon ang gusto niya. Tinanong naman ni Lee kung nakagawa na ba siya ng kilalang kilala na blade o treasured sword. Hindi pa nakakagawa ng ganito si Kum. Hindi ito mabebenta, at kung may lumabas tungkol dito, magiging swerte na lang si Lee kung hindi siya papatayin pagkatapos itong mana ko. Kahit na swerte siya at ibebenta ito sa tamang lugar, may ibang tao na pagbabantaan siya na gumawa ng katulad nito. Sumang-ayon naman si Lee sa mga sinabi ni Kum. Napaisip si Lee tungkol sa sword. Maliban sa bigat nito, gusto niya ang mapurol, hindi nasisira, hindi nababali, at hindi mahihigitan ng kahit anumang weapon. Napaisip naman si Kum na kung katibayan lang naman ang gusto ni Lee, hindi mahalaga kung ano man ang form nito. Kahit staff, or stick or spear man yan. Sumang-ayon si Lee, at tatandaan naman ito ni Kum. Ibibigay niya ang regalo sa susunod, at aabangan ito ni Lee. Umalis na si Lee. Habang naglalakad, may humarang sa kanyang dalawang lalaki. Nagtaka dito si Lee, at tinanong siya ng isang lalaki kung siya ba ang brothel owner na si Lee. Napatahimik si Lee. Binanggan niya ang mga ito para magpatuloy sa lakad, at sinabing errand boy lang siya. Sumigaw at nagmakaawa ang lalaki na maghintay si Lee. Napalingon si Lee sa kanya. Nagpakilala siya, at siya ay si Hyuk bilang messenger ng Black Cat Union. Nagpunta siya dito para sabihin kay Lee ang message ng superior nila. Napaisip na si Lee dito. Sinabi ni Hyuk na ang Golden Phoenix Pavilion Master ay gustong makilala si Lee. Nagpadala siya ng invitation kaysa sa executioner, kaya magiging okay sa interest ni Lee ang hindi pagtanggi dito. Kapag bumalik si Hyuk nang walang napala, pupunta ang mga executioners para kay Lee. At dito nagtapos ang pang-anim na parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mad Demon. Salamat!